Matagumpay na isinagawa ang fourth quarter meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines kahapon sa isang kilalang kainan sa lungsod ng Tayabasa. Layo ng kanilang pagpupulong upang himay-himayin ang mga resolusyon at mungkahin ng bawat vice alkali ng bayan-bayan sa lalawigan ng Quezon. Kabilang sa mga resolusyon ay hahain nila kay Quezon Governor Dr. Helen Tan ay ang pagkakaroon sa buong probinsya ng rehabilitation center para sa mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. National Center for Mental Health na may regular na check-up sa bawat hospital, pagkakaroon ng center para sa mga kabataang inabuso at nagkasala sa batas. Nagkaroon din ng mungkahi ang ilang vice mayor na maisaayos na ang problema sa mga lupain na sakop sa mga territorial dispute at ganun din sa mga lugar na nasasakop sa Presidential Proclamation 1636 para magkaroon ng kapanatagan sa mga residenteng naninirahan sa lugar na mapanggang sa ngayon ay wala pang katiyakan ang kanilang paninirahan. Pinangunahan ni Infanta Vice Mayor Lord Arnel L.A. Ruanto na siyang pangulo ng Vice Mayor's League of the Philippines Quezon Chapter ang naturang pagpupulong na naimbitahan din ang mga opisyal ng Police Maritime sa naturang aktibidad para ihayag nito ang kasalukuyang sitwasyon sa bahagi ng karagatan ng probinsya. Binigyan ng pagkakataon ni Ruanto si Police Colonel Greg Tugonon, Police Chief Regional Maritime 4A na makapagsalita sa harap ng mga halipunong bayan para ipaalam nito ang mga kaganapan sa karagatan na kailangan nila ng suporta mula sa bawat LGU. Ipa-plan out po natin yung magiging countermeasures natin po doon sa concern mo the soonest possible time para po ma-actionan na natin yan. Please remember po din sa ating iba pong mga vice mayors sa mga coastal municipalities, please bear with us kasi po kukunti lang kami. But I am proud to say na hindi naman sa pagbubuhat po ng sarili naming bangko, pero kami po yata yung stakeholder sa maritime security and maritime law enforcement na pinakamaraming accomplishment in terms of anti-illegal fishing operations. Nangako naman si Tugonon na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang puwersa para lalo pang mabantayan ang mga isla sa Quezon, lalo na't napag-alaman nito ang problema ng Polillo Group of Islands na mayroong manong illegal fishing na nagaganap ayon na rin sa isinawalat ng mga vice alkalde ng nabanggit na isla. Naging panauhing pandagal rin si dating bukal ng Rizal Province at Director Ronald Barcena sa naturang pagpupulong para sa karagdagang kaalaman para sa mga prosesong gagawin sa aspeto ng legislatura at bilang mga lingkod bayan na. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.